Kaya magkasya sa loob. Okay? So yun siya, Kaaba kwadrado. Sabi natin, si Propeta Abraham ay nanalangin. Nanalangin siya kay Allah pagkatapos lang matapos itayo yung unang tahanan ng pagsamba. Sabi niya, wala, humirang ka ng propeta na mula sa kanila. Sino yung tinuro? Doon sa lugar sa Madka. At alam natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinanganak sa taon ng elepante. Sa alam niyo yung Chinese calendar, di ba? Monkey year, snake year, dragon year, butete year. Ano nung year, no? Kala ko yung mosquito year pa sila. Okay. Sa mga Romano, sa kanilang araw ng pamilang, tinala nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o naman po paano alis mo kanyang kapabahan, siya ay pinanganak sa panahon o taon ng elepante. Okay? Ayon sa ibang mga calculation, siya ay 600 to 700 years pinanganak after the rapture of Isa o Jesus Christ in the heaven. Umano. Ayon sa istorya. Okay? Lumabas siya. Sabi natin, siya ang sagot sa panalangin ng Propeta Abraham. At aming inaangkin, no, na siya ang propeta na kung saan na inaangkin ng mga Nazara na same unto Musa. Na pareho ni Moses. No? Sabi natin, bakit? Iambing natin. Si Propeta Moses at si Propeta Muhammad, parehong may nanay at tatay. Andito si Propeta Isa, no? Iambing lang natin, no? Yung genealogy. Yung kanilang talaan ng angkan. Ansab lang na, no? Yung kanilang ansab. Si Propeta Moses, Propeta Muhammad, parehong may nanay at tatay. Si Propeta Isa, o si Jesus na anak ni Maria, may tatay, wala? Wala. Nanay? Meron. So, hindi sila pareho. Diba? Si Propeta Moses at Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sila ay tinanggap ng kanilang nasyon. Kaya nga meron takasunod si Jesus, ay si Propeta Musa, diba? Meron siyang pog na itinawid niya mula Egypto, papunta Palestine. Siya rin, meron din siyang pog, meron siyang nasyon. Si Propeta Isa, ayaw siya tanggapin ng kanyang bayan. Kaya sigaw ng mga Hudyo, ano? Ipako siya sa cross. At itong pinagtatanong ng sangkotreksyon naman, siya ba'y pinako sa tulos o sa cross? Nakandipa. Nagtatalo pa rin nila yan. Saan nga ba siya naipako? Sa tulos o sa cross? Kasi kung tama ang tulos, basag ang paniniwala nilang for God so loved the world. Kasi naipako sa cross. Hindi pala sa cross, sa tulos pala. Well, it's their business. Okay? Sabi natin si Propeta Moses ay pinanganak ng normal sa pamagitan ng pagtatalik ng nanay at tatay. Si Propeta Muhammad, ganun din. Di ba? Sabi natin, ang kanyang nanay ay nagngangalang, walang tayong pagmahin niya. Anong pangalan ng nanay niya? Amina. Ha? Amina. Amina. Abayan niyo, no? Amina. Kasi parang Bisaya, maraming pagditang bigkas ng Amina. No? At ang kanyang ama ay si? Abdullah. No? Abdullah ang kanyang ama. Si Propeta Moises din, ganun din, meron siyang nanay at tatay na siya ay bunga ng kasal, pagsasama, at siya'y pinanganak. Si Propeta Isa, o Jesus na anak ni Maria, walang pagtatalik nangyari dito. Siya ay, he was born miraculously. No? Sabi natin, di ba? Na kung saan siya ay binalitaan ni Anghel Gabriel, na siya'y magkakaroon ng anak. So meron siyang magulang, tatay, tatay, ito walang tatay. Nanay, meron. Tinanggap ng angkan, ito naisipako sa cross. Sabi natin, nagkaroon ng victory si Moises sa kanyang digmaan. Di ba? Natalo niya ang lahi ni Paraon, nakatawid sila. Si Propeta Muhammad din, natalo niya ang Quraysh. Si Jesus, anong digmaan ng kanyang naitagumpay? Wala. Sabi natin, siya kanyang tago. Di ba? Bakit? Siya inahanting ng mga Hudyo. Hanggang siya ay mahuli sa hapde ng Gethsemane. Okay? So sabi ni kapatid, pareho ba? Sabi natin, hindi sila pareho. Kasi si Propeta Isa, walang tatay, hindi siya pinanganak ng normal, siya ay miraculous na pinanganak, siya ay hindi nagtagumpay sa kanyang campaign, at hindi siya tinanggap ng kanyang nasyon. Si Propeta Muhammad, Propeta Musa, they are all saved. Pareho sila, no? At they are all prophet. We accept it, no? Ngayon, ang tanong ng kapatid, meron siyang magulang yes. Ang tatay niya ay si Abdullah, ang nanay niya ay si Amina. Siya ay pinanganak sa Magka, siya ay magkawi, taga Magka. Siya ay galing sa lahi ni Propeta Ismail na galing sa angkan naman ni Propeta Abraham. Si Propeta Jesus naman ay galing sa angkan ni Yaakob, no? Ishak, hanggang sa lahi ni Propeta Abraham. Si Propeta Abraham, meron siya dalawang asawa.
Abraham, dalawang asawa. Siya ay may bahay sa Magda na pinangalang Hajar at yung asawa niya sa Palestina si Sarah. Si Sarah, nagkaanak doon nang galing si Jesus. Si Hagar, na asawa ni Propeta Abraham, na tinalaga niya sa Magda, ito sa Magda, nagkaroon ng anak si Propeta Ismail, doon nang galing ang lahi ni Propeta Muhammad. Kaya pinapaliwanag na sila ay malayong magpinsan. Iisa ang kanilang ninuno, ang Ruth. Kaya sabi natin, ayon nga sa mga propesiya, na ang propeta o prophethood o nubuwa sa wikang Arabi ay pinagkaloob sa lahi ni Propeta Abraham. Kaya kung meron man tao ngayon na mag-angkin na siya ay propeta o may dalang mensahe, alatul, tablado yun sa atin. Kasi hindi siya galing sa lahi ni Propeta Abraham. Sorry. Okay na, kapatid? Okay na? Kain na na? Ayos na. Yung kaba, sabi niyo, wala naman. Anong tawag sa pag-minis niya? Kasi pinapagdan siya naman. Okay. Ang tawag doon ay kiswa. Ito ay damit. No? Ang una na damit nito ay si Kaban Asaad. Yung tinatawag natin na isa sa mga merchant o mga nga nakal na mayaman ng taga-Yemen. Ang storya kasi noon. No? Okay lang sa inyo? Ito lang kayo na. Sabi natin si Kaban Asaad, isang Yamani na mayaman na merchant na kung saan siya ay nangangalakal papunta sa Syria. At ang kanilang daanan ay Magka at Madina. Diyan sila dumadaan, papunta ng Syria. Ngayon, iniwanan niya yung anak niyang lalaki sa Madina. At nang siya ay nangangalakal, pagbalik niya, nabalitaan niya na pinaslang. No? Sabi nga natin sa Pilipinas, sa kakatakot, may intandem, di ba? Bila na lang pinabanatan yung mga nakaubo sa kalsada, tapat ng bahay, bila lang tutumba, doon, patay. Yung anak niya, ganun din, no? Na intandem sa Madina na matay. That was long time ago before the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi doon na siya ay pinatay. Nagalit ngayon si Kaban Asaad. Sabi niya, didigmahin ko yung mga kawawasari ko. Kasi nalungin siya ng Hudyo, tatlong Hudyo na rabay. Kumbaga sa mga sangka-kristyanuhan, pare, huwag mong digmahin yan dahil yan nasa pangangalaga. Kaya, nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos, baka ikay mapano. Sabi niya, sige, sa Magka na lang. Pagpunta niya ng Magka, sabi niya, yung Magka na lang, gigirahin ko para makaganti ako. Katingkati siya gumanti, sinamatay yung anak niya. No? Sabi nga natin, huwag naman sana, no? Kung sa ating mag-angkan, merong angkan na dinira sa atin, baka sabihin natin, matangon lang walang latay. Okay? So pagdaan niya ng Magka, gusto niya naman digmain yung Magka. Sabi din sa kanya nung tatlong rabay, o tatlong pari ng Hudyo, huwag mong galawin yan dahil yan ay mas lalong sagrado. Gawin mo na lang, umasok ka sa loob, mag-umbra ka, no? Umikot ka doon, tapos ikaw ay mag-ari ng panalangin at bumalik tayo sa Yemen. So sabi doon, pagpasok ngayon ni Kaban Asaad, nakita niya yung Kaaba, wala siyang damit. Walang damit. Sabi niya, kung ang bawat tahanan ay merong sitara, merong kurtina, merong disenyo, bakit ang tahanan o unang tahanan ng pagsamba kay Allah ay wala? So dahil mayaman si Kaban Asaad, sabi doon, siya ay tumustos at nagpatahi ng damit o kiswa, sa wikang Arabic, damit. No? At pinalagyan niya ng damit, yun ang unang damit ng Kaaba. Pero at the time ng Prophet Muhammad, time ng Prophet Ismail, Prophet Abraham, wala pong damit yun. Siya lang naglagay ng damit bilang disenyo. Dahil ayon sa kanya, kung ang bawat tahanan merong kurtina at disenyo, bakit ito hindi natin lagyan? So pinalagyan niya. Hanggang sa ito ay naging tradisyon na, no? Nakasanayan na, hanggang sa pumalit at namumuno sa Magka, dinadamitan ng Kaaba. Okay? Studs, kung si Prophet Isa, si Jesus, ay gumagawa ng miracle, si Muhammad din ba ay may manakilan? Good. Ilan taon ka na sa Islam? Isang buwan. Sa pag-aaral niyo sa talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marami ding himala na nangyari sa kanya. Pero bakit hindi natin ina-highlight? No? Bakit hindi natin ina-highlight? Kasi hindi naman ito ang saligan ng pananampalataya. Naniwala tayo kay Musa, bakit? Dahil natin niya yung dagat. Hindi, niwala tayo na siya ay propeta ni Allah. Naniwala tayo kay Noe, bakit? Na nagawa niya yung arko at nagpasakay siya ng mga hayop. Paano tinawag? Hindi yung ating pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan natin na siya ay propeta ni Allah. Si Propeta Jesus, ganun din. Gumawa siya ng mga himala. Bakit ba tayo naniwala? Dahil sa kanyang himala? Hindi, dahil siya ay propeta ni Allah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakarami ding hiwaga o himala, kasi hindi natin tinatawag na himala sa Arabic. Tawag natin ito ay mu'ajiza. Just to be clarified with you, no? Milagro. Kasi walang katumbas sa Tagalog. Ang mu'ajiza, no? At saka yung karamat. Karamat yun, milagro eh. Pero magkaiba, karamat, mu'ajiza. Ang mu'ajiza kasi, na ginawa ng propeta, hindi pwedeng burahin ng tao.
Kaya yung paglakad ni Jesus sa tubig, hindi natin tinatanggap to bilang mu'ajiza o milagro ng propeta. Bakit? May mga tao lang naglalakad sa tubig. Diba? Kailangan niyo yung magician sa Las Vegas. Naglalakad siya sa tubig. Chris Angel. Diba? Sino yan? Chris Angel. Chris Angel. Yun, nabura. So hindi yun mu'ajiza. Yung paggawa ng alak, no? Kahit Pilipino ngayon sa ating magawang alak eh. Pwede ka. Sa gigi. Hindi pwede. Hindi siya pwede mu'ajiza. No? Pagbuhay ng patay. Sabi natin, bago pa man si Jesus, meron ng bumuhay ng patay. Para panahon ni Propeta Moses. Tama? Surat al-Baqarah. Sabi natin, meron nag-away na dalawang angkan. May pinatay. Ngayon yung namatay, sabi natin, kailangan ng hustisya. Umangal yung angkan kay Propeta Moses. Kailangan namin ng hustisya. Panagutin ng kabilang panik. E ngayon walang testigo at walang gustong tumistigo. No? Ngayon nga, huling-huli na eh, no? May kukdita, no? Tumayo sa awkward pero ayaw parang ikulong. Ewan ko ba bakit, no? Eto, ayaw meron tumayong testigo, natatakot. So ngayon, inutusan ngayon ni Allah si Propeta Moises para mabigyan ng mustisya, magkatay ka ng baka. Pagkakatay, kunin yung buto, tapos ipalo doon sa bangkay, mabubuhay. Panahon ni Moises. Panahon ni Moises. Imagine si Moises at si Jesus ang layo. Sabi doon, ang kinatay, let us make story short, kasi alam natin, masyadong maraming mabunga nga ang mga Hudyo, hindi agad sinunod. Kinuha yung buto, inataw yung patay. At tumayo yung patay, at sabi, tinuro, siya yung pumatay sa akin. Pagkatapos nun, namatay siya muli. So itong pagbuhay ng patay, hindi ito tinuturi na mu'ajiza. Kasi ang mu'ajiza, o milagro ng propeta, is very unique with them. Tulad halimbawa ng pakikipag-usap ni Propeta Solomon sa langgam, suratul naman, wala ibang propeta na kumausap sa langgam. Sa mga jinn o engkanto, inuutusan to ni Propeta Solomon. Sabi nga ni Propeta Muhammad sa Rosa, kung hindi lang tataliwa sa panalangin ni Solomon, ay uhulihin niya yung engkanto at itatali niya sa majin, di ba? So unique yun sa kanila. At again, hindi ito basihan ng ating pananampalataya ang mga milagro ng propeta. Bigyan kita na isang sample para makita mo, no? Sabi natin, nang lumabas, sa paglalakbay, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga tagasunod, sabi naman meron silang 70 to 100 na katao, wallahu alam kung ano ang saktong bilang. Ngayon, ninais nilang magdasal dahil dumating na yung oras. Ninais nilang magdasal dahil dumating na yung oras. Ang problema, wala silang panghugas. Wala silang panghugas. Anong ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ilublog niyo yung kamay niya doon sa, ang sabi doon, kahoy na lalagyan. Ano ba tawag sa Tagalog? Tabo? Hindi tabo eh. No? Lalagyan ng tubig. No? Dinutot niya yung kamay niya doon at nilabas niya, tumulo yung tubig. Lahat ng tao na yung nakapila, nakapagbuto, lumalabas sa kanyang kuko. Pero ginagamit ba natin itong batayan bilang paniniwala natin sa Propeta Muhammad? Sabi natin, hindi. Dahil sapat na sabihin ni Allah sa Quran, pakad ka na nagumpi Rasulullah Uswatullah. Sapat na yun na matutunan natin si Propeta Muhammad ay isang propeta ni Allah. Halas. And to that we believe. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Dahil sinabi ni Allah na sila ay propeta, pinapaniwalaan natin sila lahat at wala tayong tinatangi sa kanila. Why? It is not based on their miracle kaya tayo niniwala. Miracle is part of their parang fighting pants. Alam niyo 'yun? Kasi kung wala kang pondo, hindi mo magapi yung iyong katunggali. Tulad ni Propeta Moises, di ba? Dumating siya sa panahon na ang uso ay magic-magic. Kaya binigyan siya ni Allah ng susog, binigyan siya ng baston, di ba? At dahil doon, inutos siya at tawag ng dagat na hati. Nagpatating ng palaka, yung ilog naging dugo. Pero hindi natin masyadong ina-highlight ito. Bakit? Sapat na sa atin na malaman na hinirang ni Allah si Moises bilang propeta at dito naniniwala tayo. Kuha niya? Okay? It's not because of the miracle kaya tayo naman, hindi po. At again, yung mga inaangkin ng mga tao sa labas ng Islam na milagro umano ni Jesus, tinalo na yun ang ibang tao. Hindi nang the great miracle of Isa alayhis salam na tinatanggap sa Islam. Alam nyo kung anong great miracle niya? May pang-premyo pa ba dyan, Ali? Ano ang great miracle ni... Sige, bro. Very good. Very good. Ano ba? Isa ba? The first miracle of Isa alayhis salam na siya ay nagsalita nung siya ay bata pa, hindi yung gumawa ng alak. Yes. Pasa. At the back. Imagine niyo dahil lang pinanganak si Jesus, inangkin ang kanyang mga angkan, ano ba? Ang dumi mong babae, nagpabuntis ka kung kanino.
Kasi wala tatay eh. Sabi doon na sinara ni Allah ang bibig ni Maria tatlong araw siyang nag-ayuno dahil hindi nagsasalita. Ngayon, tinuro ni Maria, sino yung bata tinuturo? Sabi ng mga angkan niya, paano ba magsasalita sa isang bata? Kaya sa magsalita si Jesus. Inni Abdullah, ako yan, ipin ni Allah. Wa'adhanil kitab at pinagkalooban ako ng aklat. Yun ang una niya ang himala. Pangalawa, ano yun? Kuha ng ibon mula sa... Hindi pa yun, hindi pa. Yung nakita lang, nagturo na siya. Ha? Nagturo na. Di ba nagugutom kayo? Pagkain. Suratul Maida. Yung umiling ng pagkain. Yes. Kasi ang kwento nito sa San Patricio Juan, nagpuntos daw siya sa kanyang mga apostol at siya nagpakuha ng tinapay ang isda. Sa Islam, iba ang kwento. At ito ang tunay na kwento. Sinubok siya ng kanyang mga tagasunod. Nais namin makatikim ng pagkain ng langit. Sa mga Tagalog, iba yung pagkain ng langit eh. Sabi kayo ng mga tagasunod, gusto namin kumain na galing ng langit. Manalangin sa Panginoon at pabukain kami. At warning sa kanila Jesus na surat tulma ito. Sabi niya, mananalangin ako sa aking panyo, ngunit kung kayo magsiwalang pananampalataya, alatul sa impyerno kayo. Pero mo, lumabas yung hiwaga o yung himala, galing na langit, tapos magsasawalang panyo. Nanalangin si Jesus, bumaba a plate of food, kaya ito yung tinatawag natin na chapter Maida. Bumaba, nanalangin siya. At ito, hindi pa nabubura, nabura na ba ito? Yan ang muajiza. Yan ang minato. Totoo yung musta din, kinapayat sa kasda? Hindi po, totoong kwento. Wala siyang inutusan. Mapitaab. Hindi napagod. Nanalangin lang siya, bumaba, automatic. Okay? So, sara natin. Okay na? Yung tungkol sa Ababil. Hawa kayo sa tiyan nyo, gutom na kayo, di ba? Yung tungkol sa Ababil na story. Yun na yun. Yung tungkol sa Ababil. Ababil, Tairan, Ababil. Okay, yun ay... Tungkol yun sa birth, it is a history written kung saan, kung saan bago ipinanganak ang Rasulullah SAW, nagbubuntis yung kanyang nanay niya. No? Ito yung tinatawag natin, Watayran Ababil, Tarmihim, Bihijaratim, Sijid, Pajakallahum, Kaasfim, Maakul. Ito yung istorya na kung saan, sabi natin na isa sa patunay na ang Kaaba, ang Magka, ay sagrado na bago pa maging propeta ang propeta Muhammad. Sabi natin, merong isang hari o pinuno sa Yemen, na kung saan ay nais niyang ilipat ang mga ano ba tawag dito? Mga hujaj, no? Yung mga nagpipilgrimage sa Makka, gusto niyang ilipat sa Yemen. Sabi niya, gusto kong alisin ang pilgrimage sa Makka. Kasi noon pa man, after itayo yun ni Propeta Abraham, nanawagan siya, inutusan siya ni Allah, manawagan sa mga tao para bisitahin itong tahanan na ito. At ito ang dahilan, kaya nakikita niyo kahit sa TV, sa dyaryo, sa pahayagan, taon-taon, tuwing Hajj, ang daming tao sa Makka. Di ba? Ito ay dahil sa panawagan ni Propeta Abraham. Pagtuma ang mga tao doon para mag-Hajj. Noong naiingit itong hari ng Yemen, sabi niya, pinuno ng Yemen, ayokong doon nag-Hajj yung mga tao, gusto ko dito. Kaya nagpatayo siya ng napakalaking katedral na tinawag niyang Quraysh. Quraysh. Sabi, napakaganda ng katedral na ito. Nagalit yung Arabo na taga-disyerto. Sabi niya, lokong taga-Yemen to ha. No? Binabastos ata kami, kami mga angkat ni Propeta Abraham. Nagalit siya, alam niyo kung anong ginawa? Pumunta ng Yemen, umebak, pinahiran yung pader ng katedral. Nagalit ngayon yung pinuno na yun. Sinong gumawa nito? May nagsumbong sa kanya. Arabo, taga-disyerto. Yun. Dahil sa ginawa niya ito, wawasakin ko yung Makka. Kaya siya ay nagpadala ng maraming sundalo at mga higanting elepante para wasakin ang Makka. But alam natin, to make it short, hindi na, no? Pinda sa sim. Hindi pa kumain. Pag natapos doon, yes, binibilisan ko. Okay. Sabi doon na nagpadala siya ng elepante hanggang sa pumunta sila ng Taif. At that time, ang pinuno ng Makka ay ang lolo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nung 300 ang kanyang kamelyo ay pinaalaga niya sa Taif. Alam niyo yung Taif, di ba? Yung ba namamasyal doon kasi malamig, mataas. Pinaalaga niya roon. Nang dumaan to, pinuno na ito, sino nakakalam ng pangalan nun? Ubarak. Ha? Abraha. Sino siya? Ay, hindi. Meron ka na eh. Hindi. Rok, nangyayon ang issue. Si Abraha.
Sabi doon, nang makita niya yung 300 camel na kinuha niya, nabalitaan na yun ng lolo ni Propeta Muhammad. Abu Talib. Abu Talib. No? Si Abu Talib ba? Sure kayo? Payag kayo? Ha? Abu Talib. English po, kinina. Nabalitaan niya Abu Talib. So ngayon, dali-dali pumunta siya sa Taif. Pero sinabihan niya na yung mga taga-Magka, lumabas kayo ng Magka kasi didigmain to ni Abraham. May dala siyang mga higanteng elepante at wawasakin ang ating bayan. Yung nanay ni Propeta Muhammad, hindi siya lumabas ng Magka. Nanatili siya sa loob ng bahay. Sabi niya na, talaga, ayaw mo lumayas. Ayaw mo umalis. Sabi niya, dahil alam ko, yung aking pinagbubuntes ay hindi pangkaraniwang bata. Sino na sa niya? Propeta Muhammad. So hindi siya umalis. Nanatili siya ron. Pumunta siya ngayon ng Taif. Pinuntahan niya ngayon si Abraham. At sabi ng muarikin ng istorya, nang makita ni Abraham si Abu Talib, ngayon namangha siya. Nang makita niya ang lolo ng Propeta Muhammad SAW, namangha siya. Bumaba siya ngayon sa kanyang trono at inupuan ang lolo ng Propeta Muhammad SAW. Bakit? Dahil on the first sight, no? Nang makita ni Abraham ang lolo ng Propeta Muhammad SAW, nakita niya parang karespetong tao. So bumawa siya. Ngayon sabi niya, anong may pagdiling ko? Tumawag siya ng interpreter. No? Tanungin mo itong tao ito, anong gusto? So sinabi ng lolo ng Propeta Muhammad SAW, gusto kong bawiin yung aking kamelyo. At sabi ito, humalakas si Abraham na may translate sa kanya yon. Ha ha ha! Sabi niya, andito ako para wasakin ang iyong bayan, wasakin ang iyong pinagkakakitaan. Ngayon sasabihin mo, babawiin mo sa akin yung kamelyo mo? Yun lang? Hindi ka ba makikiusap na huwag wasakin yung bayan? Ano ang sagot ng lolo ng Propeta Muhammad SAW? Sabi niya, ang kamelyo, ako ang may-ari at tagapangalaga, yan lang ang hangad ko at aking yan. Ang Kaaba, yan ay pangalaga ni Allah, si Allah ang bahala niyan. Yan? Binawi niya yung kamelyo. Sabi doon, bumalik siya ng Magka at sinabihan ang mga tao, lumayan sa kayo, parating na sila. Subhanallah, sabi doon na si Mahmud, yung isa sa pinaka-gigantic na elepante na kung saan alhamdulillah, good news. Good news. Uy, gutom na ka. Sabi daw, si Mahmud yung pinakamalaki elepante ng paandarina, patakbuhin, palakarin, kung ano man yung tawagin, no? Yung elepante ayaw umusad papunta sa Magka, pero pag iba direction, tatakbo. So nagalit ngayon si Abraham, pinatusok niya ng sibat. Sabi doon yung iba elepante namatay, pero yung iba tumula, yung Mahmud ayaw. Natatakot doon sa Magka dahil alam natin na ito sa Daru. So meron ngayong nakapasok. Pumasok doon, doon na tayo sa sinabi niya, Tyrant Ababil. Nagpadala si Allah ng mga ibon. Tyrant, ibon. Dito nang galing yung Taira, aeroplano, ibon. Tyrant. Tyrant, no? Tyrant Ababil. At itong mga ibon na to ay mayroong mga dalang bato sa kanilang ano tawag doon? Claw. Okay? English pen, no? Claw. May dalang bato. Tapos nilaglag yun doon sa mga lumulusob. At sabi doon, kada bagsakan, tarmihim bihijaratin min sigil. Yung bato na yun ay animoy bato na galing sa loob ng bulkan. Kaya pag tumama sa bumbunan ng tao, lumalagos pababa hanggang sa puwit. Nangadurog ang mga tao. Kaya sabi doon, ka-aspim makul. Para silang devastated na dinaanan ng ongoing na bagyo. Hanggang ito si Abraham, sabi doon, may bumaon na bato sa kanya, lumagos sa kanya ni Quran, pero nakabalik. At doon siya nabutan ng kamatayan sa Yemen. At ito ang isa sa aral, yung tinatawag ni kapatid na Tyrant Ababil, na kung saan doon pa lang, sa history na yon, pinakikita na sagrado na ang Magka at pinamangalagaan ni Allah. At hindi ito hinayaang mawasak. I hope you answer the question. Ayawan na. Hindi pa rin. Matagal sila magsulat eh. Diyan ang ano eh, bilisan niyo pa. Ilisya na lang bro, ilisya. Makakain natin. Signature na lang, signature. Kasi pag bumaba na doon, hindi ko nakalista, magugulo doon magsulat. Kaya sabi ko nga, bilisan. Okay, bro. 5 minutes. 5 minutes. Silent, silent. Okay. Anong, sino po yung napakinapakas? Yun. Good. I suggest, kung meron kang translation ng Quran, buksan mo, Surah Al-Isa, chapter 4, 157, verse 157.
Sabi ni Allah tabaraka wa taala, "Wa ma kataluhu wa ma qadulna shaytan rajin, wa ma kataluhu wa ma salabuhu walakin subiha lahu." Bilang pagpapatawad ni Allah na si Jesus ay di nila napatay. Sabi daw, hindi napatay at di nabayubay sa krus. Ngunit pagkalito ang sumaka nila, akala. So sabi natin, ayon sa tafsir o paliwanag ng versikulo na yon, na ayon sa kwento, no, nang si Jesus ay nagtatago na, actually may kwento nito si Timothy, no? Timoteo. Umakyat siya doon sa taas, no? Sabi doon, siya ay nagtatago, then akala ng mga tao siya ay naipapo sa krus. Sabi doon na siya ay pinaghahanap ng mga sundalo ng Hudyo para siya itakpin, at siya ay nasa upper room, kung tawagin niyo upper room. Sabi doon siya ay nagtatanong sa mga ashab niya. Ito ang kaibahan ng apostoles ni Muhammad at apostoles ni Jesus. No? Sinasabi ni Jesus, sino ang sa inyo ang gusto makasama ko sa paraiso? Tanong niya, sino? Walang sumasagot. Lahat medyo bahag. Meron doong shabab. No? Shabab, sabi doon, wasim, guwapo, shabab. No? Ano ba ta? Wapin, no? Brother Yusuf. Binata. Wapin. Siya yung taas ng taas ng kamay. Siya yung pinakabata. Ako na lang, teacher, ako na lang. Kasi hindi pinapansin ni Jesus. Sino sa inyo ang gustong makasama ako sa paraiso? Walang sumasagot ba? Ayaw. Ayaw. Okay. Nakita naman yung shabab. Ako na lang, teacher. Hanggang makatlo, makaabad, at hanggang sabihin ni Jesus, ikaw na. Ang sinabi. So ngayon, tinawag niya yung bata at pinangyari ni Allah na maging kamukha niya yung bata na yon. At nang umakyat ang mga Hudyo at sabi doon sa ulat na inangat na si Jesus paakyat ng langit. Pagdating ngayon ng mga sundalo ng Hudyo, nakita yung kamukha, ikaw si Jesus, halika rito. At ayon sa kwento na siya yung naibayubay sa krus, hindi si Jesus. Dahil sinabi ni Allah, wama kataluhu, wama salabuhu, wala gisubi anahu. No? Hindi siya napatay at di siya nabayubay sa cross bagkos akala lamang nila yun. Hindi siya napatay. Okay? Hindi siya napatay. Sa ibang kwento naman sa labas ng Islam, si Judas daw yung napako. Di ba? Si Judas daw yung napako. May kwento nila. Okay na? Hindi siya nalang bro para bilis. Okay na? Okay na. Sana natin. Si manager mukhang hihirit pa eh. Ready na. Sa ano ba yung tanong? Okay na. Pupunta ako sa Serapi Mall eh. Bumukuha ako ng ipos data nyo. Sa Binzagin yung deliver kami. Kati hawa ko yung ipos. Pero ngayon. Patay na na. Sabi sa isa eh. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.